Natutokso ka ba magduda sa provision ng Diyos sa iyo? Nakakaramdam ka ba ng takot sa future patungkol sa mangyayari sa iyong financial na kalagayan? Nag-iisip ka ba kung makakabayad ka pa sa mga loans mo? Mababayaran mo ba ang mga bills? Iniisip mo ba yung sasakyan mo na napipintong mahatak ng bangko? Ano kayang mangyayari sa bahay niyo pag nawalan ka ng trabaho? Talaga bang maibibigay ng Diyos ang pangailangan mo? Panoorin mo to hanggang huli upang malaman mo yung apat na katotohanan na sinabi ng Diyos patungkol sa provision niya para sa pangailangan mo at pangailangan nating lahat. Ang Diyos ang pinagmumula ng lahat ng bagay. Lahat ng nakikita mo at mga hindi nakikita sa mundo at sa buong universe ay ginawa niya. Siya ang pinagmumula ng lahat ng mabubuting bagay. So ang unang katotohanan na dapat nating tandaan tungkol sa provision ng Diyos ay number one, everything is a gift from God. Walang mabuting bagay na meron ka ngayon na nakuha mo sa sariling galing at lakas. Lahat yan ay regalo ng Diyos sa iyo. Kung hindi gusto ng Diyos na ibigay sa iyo yan, ay hindi mo yan makakamtan. Sabi sa James 1:17, lahat ng mabubuti at angkop na kaloob ay nanggagaling sa Diyos na siyang lumikha ng mga bagay sa langit na nagbibigay liwanag. At kahit pabago-bago at paiba-iba ang anyo ng anino ng mga ito, ang Diyos ay hindi nagbabago. Hindi sinabi dito na ang ilan sa mabubuting bagay ay binibigay ng Diyos, kung hindi lahat. Ang hindi lamang ibibigay sa iyo ng Diyos ay yung mga bagay na makakasama sa iyo. Kasi ang sabi ay mabubuti at angkop ang binibigay niya. So ang ibig sabihin, kapag hindi galing sa Kanya, kapag ang isang bagay ay nakuha mo sa pilit at sariling diskarte, ay magdudulot lamang ito ng kapighatian sa iyo sa bandang huli. At mapapatunayan mo na ito ay hindi angkop sa iyo. Merong isang mayaman na magbabakasyon ng matagal sa ibang bansa. Kinausap niya yung kontraktor at sinabi, gawan mo ako ng bagong bahay ayon sa plano na ito. Ingatan mo ang paggawa sa kanya. Gamitin mo lahat ng pinakamagandang materyales. Sabihin mo lang kung magkano ang mga gastos at ipapadala ko sa iyo ang tsyeke. So nung ginagawa na ng kontraktor yung bahay, ay nakita niya yung pagkakataon na kumita pa na mas malaki sa pamamagitan ng pagpapalit sa mga materyales ng mumurahin at mabababang kalidad. Tapos yung natitipid niya ay binubulsa niya. Kaya lang ay pinagsisihan niya yung kanyang panluloko dahil nung dumating ang mayaman na lalaki at nag-inspection ito ay sinabi sa kanya, wow, ginawa mo lahat ng sinabi sa plano. Natitiyak ko na ginamitan mo ito ng pinakamaganda at dekalidad ng materyales. Ngayon, dahil sa matagal mo ng pagsiservisyo sa akin, ay binibigay ko sa iyo yung bahay na ito. Alam niyo, nakakalungkot dahil kadalasan gumagawa tayo ng pagkakakitaan sa maling paraan. Kaya't ang mga bagay na natatanggap natin ay may diferensya at hindi makapagbigay ng satisfaction sa atin. Subalit kapag ang Diyos ang nagbigay sa iyo dahil ginawa mo yung mga bagay sa paraan na gusto niya, ay makakaasa ka na mabuti at angkop ang matatanggap mo. Magkakaroon ka ng satisfaction at kapayapaan sa buhay. Bakit? Dahil sisiguraduhin niya na ang ibibigay niya sa iyo ay mabuti at angkop sa pangangailangan mo. Ang isang interesting dito sa talata ay ang sinabi na ang Diyos ay hindi nagbabago. Meron kaming maliit na tindahan at sa labas ay may display kaming gulay. Tuwing umaga ay kailangan naming takpan yung gulay dahil wala siya sa lilim. At sa hapon naman ay tatanggalin namin yung takip dahil wala na yung nakatutok na araw. Ginagawa namin yung pagtakip at pagtanggal ng shade araw-araw. Dahil nagbabago yung posisyon ng araw. Sa kabaliktaran, ang Diyos ay hindi nagbabago na parang anino ng araw. He is consistent. Hindi siya nagpo-produce ng anino o shadow na hahabulin mo dahil nag-iiba-iba. Hindi mo kailangan magpapansin sa kanya at alamin ang kanyang mood kung okay ba siya ngayon o hindi sa araw na to. Nasa mood kaya siya ngayon para pakinggan yung panalangin ko? Oo naman, dahil hindi siya nagbabago. Ang pagmamahal niya ay walang katapusan at perpekto. Hindi nababawasan at hindi din nadadagdagan. Hindi din nagbabago ang mga pangako niya. Kung anong sinabi niya 1,000 years ago, ay mapanghahawakan mo pa din hanggang ngayon. Kung paano siya nag-provide noon sa kanyang mga anak, ay ganon din siya sa atin ngayon. Kung lumayo ka man sa Diyos, ay alam mo kung saan siya babalikan dahil hindi siya umaalis at handa kanyang tanggapin uli kung lalapit ka at magpapakumbaba sa kanya. Kahit anong pinagdadaanan mo, ay pwede kang magtiwala na kumikilos siya para ibigay ang mga bagay na kailangan mo. Sino sa inyo nakakaalam ng Lord's Prayer?
Noong araw, ang tawag ko sa prayer na ito ay Ama namin. I'm sure alam nyo ito, so basahin natin yung ilang talata patungkol sa panalangin na itinuro ng Panginoong Yesus sa kanyang mga alagad. Sabi sa Lucas 11:2-3, sinabi ni Yesus sa kanila, "Kung kayo'y mananalangin, sabihin ninyo, Ama, sambahin nawa ang iyong pangalan. Naway maghari ka sa amin. Bigyan mo kami ng aming kakainin sa araw-araw." Hindi sinabi dyan na bayaran niyo po ako ng pagkain sa mga nagawa kong kabutihan at pag-attend sa simbahan. Kung hindi, ang salitang ginamit ay bigyan. Dahil ang anumang ibibigay sa atin ng Diyos ay regalo at walang bayad. Ni hindi mo din kailangang i-impress ang Diyos para kabigyan. Ang paghingi na ito sa Diyos ay nagtuturo sa atin na magpakumbaba at kilalanin na siya lamang ang makakapagbigay sa atin ng lahat ng pangangailangan nating pisikal, mental at spiritual. Now, bakit kaya itinuro sa atin ng Panginoong Yesus na humingi sa Ama ng ating kakainin araw-araw? Dahil gusto ng Diyos na lumapit tayo sa Kanya araw-araw. Kaya nga hindi niya sinabi na humingi ka ng pang isang buwang pagkain o pang isang taon. Bakit? Kasi siguradong isang beses ka lang sa isang buwan o taon mananalangin at lalapit sa Kanya pag binigay niya yung ganitong panalangin. Araw-araw gusto kang kausapin ng Diyos. Araw-araw ay gusto niyang marinig sa iyo yung paghingi dahil gusto kanyang makasama at maranasan mo din ang presensya niya. Gusto niyang lumago ang relasyon at pagmamahal mo sa kanya. Nalulungkot siya kapag mas minahal mo yung regalo kaysa sa kanya na nagbigay nito. So ang mga katotohanan na dapat nating tandaan tungkol sa provision ng Diyos ay number one, everything is a gift from God. At number two, there's nothing you need that God can provide. Hindi mo alam kung ano-ano ang kakailanganin mo sa mga susunod na buwan. Pero kahit ano pa ito, ay kaya ng Diyos na ibigay yan sa iyo. Sabi sa Philippians 4:19, at buhat sa hindi mauubos na kayamanan ng Diyos, ibibigay niya lahat ng inyong kailangan sa pamamagitan ni Kristo Jesus. Hindi sinabi dyan na ibibigay ang pangangailangan mo buhat sa Bangko Sentral ng Pilipinas. Hindi, kasi pati ito ay mauubos din. Pero ang sabi, buhat sa hindi mauubos na kayamanan ng Diyos. Wala kang kakailanganin na hindi mabibigay mula sa kayamanan ng Diyos. Oops, out of stock itong kailangan mo. Sorry, balik ka na lang after 2 weeks. No, hindi mangyayari yon. Nung malapit nang matapos yung World War II, ay tinipon ng Allied Forces yung mga naulilang mga bata at dinala sa kampo. Sila ay pinakain doon, subalit kahit inaalagaan silang mabuti, ay takot na takot pa din yung mga bata. Hindi sila nakakatulog sa gabi. Kahit isang psychologist ang nagsuggest na bago matulog ang mga bata ay pahawakin sila ng tinapay sa kamay. Hahawakan lang nila ito at di kakainin. Naging epektibo ang ginawa nilang pagpapahawak ng tinapay sa mga bata dahil nakatulog na sila ng mahimbing. Bakit? Kasi alam nila na may kakainin na sila kinabukasan. Marami sa atin ang nag-aalala kung meron pa ba akong trabaho bukas. Makakabayad pa kaya kami sa upa ng bahay? May pambili pa kaya kami ng pagkain? Paano kung ganito mangyari? Paano kung ganon? At kadalasan hindi din tayo makatulog. Kapatid, hindi mo kailangan mag-alala. Kailangan mo magtiwala sa Diyos na buhat sa Kanyang di mauubos na kayamanan ay ibibigay niya sa iyo ang pangailangan mo. Basahin at panghawakan mo lagi ang mga pangako niya. Sabi sa Psalms 37:25, mula pagkabata't ngayong tumanda na, sa tanang buhay ko'y walang nabalita na sa taong tapat ang Diyos nagpabaya o ang anak niya'y naging hampas lupa. Napakaganda ng katotohanan na ito na hindi hahayaan ng Diyos na magutom ang mga taong tapat sa Kanya. Mga taong patuloy na ginagawa ang tama sa mata niya kahit mahirap dahil ito ay pagpapakita sa Diyos ng pagtitiwala. May istorya sa Bible na magdamag na nangisda sila Pedro kaya lang wala silang nahuli. Tapos sabi ng Panginoong Yesus, pumalaot kayo ulit at ihulog ang inyong lambat. Alam nyo, ang temptation kay Pedro ay tumangging sumunod sa Panginoong Yesus. Bakit? Kasi magagaling silang mangingisda at matagal na nilang trabaho yun. Simula pa lang siguro nung maliit pa sila. Tapos sasabihan lang sila ng isang batang karpintero lamang at walang experience sa pangingisda. Pero tingnan natin yung sagot ni Pedro sa Luke 5:5. Sumagot si Simon, "Guro, magdamag po kaming nagpagod, ngunit wala kaming nahuli. Ngunit dahil sa sinabi ninyo, ihuhulog ko ang mga lambat." Nag-decide si Pedro o Simon na sumunod sa Diyos at ipagkatiwala ang magiging resulta sa kanya. Sabi sa sumunod na verse, ganoon nga ang ginawa nila at nakahuli sila ng maraming isda, kaya't halos mapunit ang kanilang mga lambat.
Nagsimula sila Pedro at ang kanyang mga kasama sa pagdududa na masasayang lang yung pagod nila sa pagsunod, pero napalitan ito ng pagkamangha dahil sa dami ng nahuli nila. Kung ikaw ay tapat na susunod sa kanyang kalooban, ay matatanggap mo ang kanyang provision sa pangangailangan mo. Imaginin mo kung sinabi ni Pedro, "Lord, busy kami kasi maglilinis pa kami ng aming mga lambat. Lord, maging isda ulit kami mamayang gabi, kailangan namin magpahinga muna. Lord, wala nga kaming nahuli magdamag, kaya sasayangin lang namin ang oras." Kung pinilit nila yung kanilang mga excuses na gaya natin na maraming excuses para hindi gawin ang kalooban ng Diyos, ay hindi sana sila nagkaroon ng pinakamagandang karanasan sa pangingisda. Dahil sa pagsunod, ay gumawa ng miracle ang Panginoong Jesus na hinding-hindi nila malilimutan. Alam mo, baka kaya hindi mo nararanasan ang himala ng provision ng Diyos sa iyo, ay palagi kang tumatangging gawin ng kalooban niya. Lord, kailangan ko maglagay sa mga customer ko para sa akin sila bumili. Lord, ginagawa naman ito ng iba, kaya okay lang, di ba? Lord, nagmamahalan naman kami at hindi sila magkasundong mag-asawa, kaya pwede naming ituloy yung aming relasyon. Kaya lang pag ganito yung ating pangatwiran ay hindi natin nare-realize na yung maliliit na pagsunod na parang wala namang halaga sa Diyos ay siya pala nagre-resulta ng pagpapala. So tanungin natin yung ating sarili, meron bang pinapagawa sa akin ng Diyos na pinagwawalang bahala ko lang dahil parang maliit na bagay lamang ito? Kailangan mong matapat na sundin ang sinasabi niya sa iyo at makikita mo na wala kang kailangan na hindi niya kayang ibigay. So ang mga katotohanan na dapat nating tandaan tungkol sa provision ng Diyos ay number 1, everything is a gift from God. Number 2, there's nothing you need that God can provide. And number 3, God wants to give you everything you need. So hindi lang niya kayang ibigay ang lahat ng pangangailangan mo. Kung hindi, nais niya talagang ibigay ang mga ito. Hindi siya napipilitan lamang o nagsasawa na lang sa dami ng panalangin mo sa kanya. Kung hindi, bilang Ama sa langit na nagmamahal sa iyo, ay gusto niya mag-provide para sa ikabubuti mo. Sabi sa Matthew 7:11, kung kayong masasama ay marunong magbigay ng mabubuting bagay sa inyong mga anak, gaano pa kaya ang inyong Ama na nasa langit? Bibigyan niya ng mabubuting bagay ang sinumang humihingi sa kanya. Wow, medyo hindi maganda ito sa pandinig ni Apostle John na isa sa mga kausap ng Panginoong Jesus. Siguro iniisip niya, ako pa, isa sa mga apostol, masama? Sa totoo lang, lahat naman tayo ay masama at nagkakasala laban sa Diyos. Ang masama na tao sa mata ng Diyos ay hindi lang yung merong malalaki at obvious na kasalanan gaya ng pagpatay, pagnanakaw at pangre-rape. Kung hindi pati yung parang maliliit na kasalanan at hindi obvious gaya ng chismis, pride, unforgiveness, pagsisinungaling, pagnanasa at marami pang iba. Bakit? Dahil meron tayong sinful nature. Walang taong pwedeng maging perfect at sabihin niya, mabuti ako. Kung meron man, ay malamang na hindi na tinawag ng Diyos na masama ang tao. Pero kahit ganun pa man, kahit anong sama ng isang tao, ay marunong pa din siya magbigay ng mabuting regalo sa kanyang anak. Paano pa kaya ang Diyos na mabuti ang magbibigay sa iyo ng kailangan mo? Maaring sabihin mo, naku, the best ang tatay ko. Pinakamabuting tatay na siya. Alam mo, God is 10,000 times better than your good father. Ang diferensya ng kabutihan ng tatay mo sa ibang tatay ay maaaring konti lang. Pero pag kinumpara mo siya sa tatay natin sa langit, ay napakalaki at walang katapusan ng diferensya. Kaya huwag mo limitahan ang pagiging tatay ng Diyos sa iyo dahil lang sa kakulangan ng iyong tatay sa lupa. Wala ang Diyos na mga kasalanan na ginawa ng iyong tatay sa lupa. Wala din siyang limitasyon gaya ng isang tao. Wala rin siyang kahinaan na kagaya ng sa tatay mo. Wala rin siyang mga mood swing na hindi maintindihan gaya ng iyong tatay. Ang point na gusto niyang matutunan natin ay huwag ka mapagod lumapit sa kanya. Huwag ka magduda kung ibibigay ba ng Diyos ang kailangan mo. Isipin mo lagi na mas mabuti siyang tatay kahit kanino mo pa siya ikumpara. At inaanyayahan kanyang tumawag sa kanya araw-araw para sa iyong pangangailangan dahil siya ang iyong perfect and good heavenly father na nagmamahal sa iyo. Si Hudson Taylor ay isang kilalang missionary sa China. Isang araw ay may nakilala siyang mahirap na pamilya. Sinabi ng lalaki sa kanya na ipanalangin sa Diyos ang kanyang pamilya na nakatira lamang sa ilalim ng isang hagdanan. Ang asawa niya ay may malubhang karamdaman at hindi man lamang makaupo. Tapos yung panganay na anak ay may hawak namang isang sanggol na mahinang-mahina dahil sa walang nakakain na nutrisyon.
Tapos lahat ng mga kapatid ay brutot balat na lamang sa kapayatan dahil sa kakulangan sa pagkain. Pinanalangin sila ni Hudson, kaya lang nakaramdam siya na kailangan din niya silang tulungan sa pisikal na paraan. Kaya lang ang natitira na lang niyang pera ay yung pambayad sa renta at wala din siyang pera pambili ng pagkain. Kaya lang, binigay niya pa din ito sa mahirap na pamilyang nakilala niya. Naisip ni Hudson habang pauwi siya na nagkamali yata siya ng desisyon dahil bukas pagpunta sa kanya ng landlord ay siguradong pati siya ay mawawalan na ng tirahan. Kinabukasan ay umakyat ng landlord sa kanya at bago niya buksan ang pinto ay hinanda na niya yung sasabihin niya dito na hihingi siya ng palugit. Pagbukas ng landlord ay may binigay sa kanyang dumating na sulat at nagpaalala lamang ito na yung kanyang upa ay nakadyo na nung araw na iyon at umalis na yung landlord. Nung araw na iyon ay ramdam na ni Hudson ang kanyang kagutuman habang binubuksan na sulat. Sabi sa sulat ay, umaasa kami na magagamit mo ang pera na ito para sa iyong renta sa bahay at pagkain. Wow! Alam na ng Diyos ang pangangailangan niya at gustong gusto siyang bigyan nito. So ang mga katotohanan na dapat nating tandaan tungkol sa provision ng Diyos ay number 1, everything is a gift from God. Number 2, there is nothing you need that God can't provide. Number 3, God wants to give you everything you need. And lastly, He's waiting on you. Kung meron mang pangangailangan ka na hindi nabibigay ng Diyos, ay hindi niya kasalanan. Dahil hindi ikaw ang nag-aantay sa Kanya, kung hindi siya ang nag-aantay sa iyo. Ang problema ay hindi dahil sa ayaw ng Diyos ibigay ang pangangailangan mo, kung hindi nakakalimutan mong humingi sa Kanya. Sabi sa James 4:2, mayroon kayong minimithi ngunit hindi ninyo makamtan, kaya't papatay kayo kung kailangan, mapasa inyo lamang iyon. May mga bagay na gustong gusto ninyo, ngunit hindi ninyo maangkin, kaya kayo'y nagkakagalit at naglalaban-laban. Hindi ninyo nakakamtan ng inyong minimithi dahil hindi kayo humihingi sa Diyos. Alam nyo, marami sana tayong naiwasan na problema sa buhay kung natuto lamang tayong humingi sa Diyos at hindi daanin sa sarili nating diskarte ang mga pangangailangan natin. Ang isa pang problema sa halip na lumapit at humingi sa Diyos ay sa bumbay tayo lumalapit o kaya sa mga connection natin. Sa kanila ka nakadepende at hindi sa Diyos na gustong gusto kang pagpalain. Ang dahilan kaya hindi mo ma-experience yung miracle ng Diyos sa iyo ay hindi dahil sa hindi ka nagsisimba, kung hindi tumatanggi ka magdepende sa Kanya sa araw-araw patungkol sa iyong pangangailangan. Alam natin na isang serving lang ng pagkain ang kailangan natin sa isang araw. Kaya lang dahil meron tayong sinful nature ay iniisip natin kailangan natin ng isang buwang supply na makita muna sa ibabaw ng hapagkainan bago tayo magtiwala sa Diyos. Tanungin natin ito sa sarili. Pinagkakatiwala mo ba sa Diyos kung anuman ang kikitain mo ngayon? Pinagkakatiwala mo ba sa Kanya yung cash flow mo sa araw na ito? O gusto mong kontrolin at matiyak na marami kang pera ngayon na aabot hanggang isang taon? Kailangan natin matutong lumakad na may pananampalataya na binigyan ka ng sapat ngayong araw na ito, kaya't huwag ka na mag-alala para bukas dahil sa susunod na araw ay bibigyan ka pa din niya ng sapat ayon sa pangangailangan mo. Hindi mo kailangan maging sakim at madamot dahil kahit sa hopeless na sitwasyon ay kaya kang sagipin ng Diyos. Gayahin natin si King Jehoshaphat na isang tapat na hari noon, napaka-successful ng kanyang kaharian. Subalit isang araw ay humarap siya sa problemang hindi niya inaasahan, gaya ng COVID-19 na biglang dumating na hindi natin inaasahan. Sa case ni King Jehoshaphat ay nakaramdam siya ng takot dahil sa nakaambang pagsakop sa kanila ng mga kaaway. Takot na maaaring naramdaman mo din dahil bumaba ang kita ng kumpanya nyo. Maaaring naputol o na-delay ang supplies na kailangan nyo from China o nag-cancel ng orders ang ibang customer. Yung mga customer nyo ay hindi na din makabayad ng utang. Nawalan ka ng trabaho dahil nagbawas ang kumpanya. At maaaring nagplano ka na gumawa ng mga bagay na hindi nakakalugod sa Diyos. O nagpaplano ka ng lumapit sa mga kakilala mo upang humingi ng tulong. Pero si Jehoshaphat ay hindi ganon. Ang unang ginawa niya ay humingi siya sa Diyos ng guidance. Tapos nag-ayuno siya at nanalangin. Sabi niya sa 2 Chronicles 25:9, tumayo si Jehoshaphat sa harap ng mga taga-Juda at Jerusalem.
na nagtitipon sa bagong bulwagan ng templo. Nanalangin siya, O Yahweh, Diyos ng aming mga ninuno at ng buong kalangitan, kayo po ang namamahala sa lahat ng bansa at ikaw ang may lubos na kapangyarihan, kaya walang maaring lumaban sa inyo. O Diyos namin, ikaw ang nagpalaya sa mga taga rito upang ibigay ang lupaing ito sa bayan mong Israel magpakailanman. Ginawa ninyo iyon ayon sa inyong pangako kay Abraham na inyong kaibigan. Dito nga sila tumira at itinayo nila ang templong ito upang dito kayo sambahin. Sabi nila, kung may masamang mangyari sa amin tulad ng digmaan, baha, salot o tagutom, haharap kami sa templong ito upang humingi ng tulong sa inyo sapagkat dito kayo sinasamba. Tatawag kami sa inyo, papakinggan ninyo kami at ililigtas sa panahon ng aming kagipitan. Kinilala ni Jehoshaphat ang kapangyarihan ng Diyos at pinaalala dito na siya ang nagligtas sa kanila noon at ngayon nga ay hinihiling niya na iligtas sila muli nito. At sabi niya sa kanyang panalangin, Ikaw po ang Diyos namin, parusahan ninyo sila. Hindi namin kayang labanan ng ganitong karaming hukbo. Hindi po namin alam ang aming gagawin. Sa inyo lamang kami umaasa. Maaring dumadaan ng kumpanya nyo sa hirap at nagpapanik na kayo. Maaring tumatawag na sa iyo ang mga bangko na pinagkakautangan mo. O kaya yung landlord mo ay sinisingil ka na at tinatakot na paalisin. Maaring wala nang natitirang cash sa wallet mo, pati savings mo ay nauubos na din. Bakit hindi mo gawin ang ginawa ni Jehoshaphat? Humingi ka ng guidance sa Diyos. Mag-ayuno at manalangin. Huwag ka umasa sa sarili mong lakas dahil wala kang magagawa na merong kabuluhan kung hiwalay ka sa Kanya. Merong isang matandang lalaki na bumili ng isang chainsaw. Narinig niya kasi na mas mabilis daw itong pamputol ng kahoy kaysa sa gamit niyang palakol. Kaya lang ilang araw matapos niyang bilhin ito ay ibinalik niya at nagreklamo sa tindahan. Sabi niya, wala namang kwenta itong chainsaw na binili ko sa inyo. Mas marami pa din akong naputol na kahoy gamit ang palakol ko kaysa dito sa chainsaw niyo. So tinignan nung nagtitinda yung chainsaw. Nag-check siya ng level ng oil, okay naman. Tinignan niya yung blade, baka nakalas, pero okay din. Nag-check din siya ng spark plug, wala namang problema. Na-check na niya lahat at wala naman siya nakitang problema. Kaya hinila niya yung starter at boom! Umandar na napakalakas ng chainsaw. Napatalon yung matanda sa gulat. Sabi niya, anong ingay yun? Grabe, available naman yung power ng chainsaw sa matanda. Kaya lang hindi niya alam na meron at hindi niya alam gamitin. Maraming Kristiyano ang gaya ng matanda na hirap na nagsisikap na maging successful sa sariling paraan at lakas at hindi nagdedepende sa Diyos. Tapos sisisihin niya ang Diyos dahil sa kabiguan at miserableng buhay. Hindi mo kailangan mandaya. Hindi mo kailangan magnakaw. Hindi mo kailangan mangapak ng ibang tao. Hindi mo kailangan manggamit ng ibang tao para lamang magkapera. Hindi mo kailangan makipagpatayan sa iyong mana. Available na ang provision ng Diyos sa iyo. Ikaw lang inaantay niya. Humingi ka sa Kanya at ikaw ay bibigyan. Sa Kanya ka umasa at huwag sa iyong sariling lakas. Pagtiwalaan mo ang karunungan niya at hindi ang sarili mong kaalaman. Tandaan mo na ang lahat ng mabuti at angkop na bagay ay galing sa Kanya. Gustong-gusto niyang ibigay ito sa mga taong tapat na umaasa sa Kanya at humihingi. Tanungin natin ito sa sarili. Kanino ako tumatakbo sa aking mga pangailangan? Anong inaantay mo at natatagalan kang humingi sa Diyos? Simulan mo ngayong araw na ito na huwag na mag-alala dahil wala kang kailangang hindi kayang ibigay ng Diyos. Ang kailangan mo lamang ay humingi at maging tapat sa Kanya. Alam nyo, hindi lang provision sa physical na pangailangan natin ang gusto niyang ibigay sa atin, kung hindi pati na yung spiritual na pangailangan natin. Maraming tao ang di nakakaalam na available din ang kaligtasan at handang ipagkaloob ito ng Diyos sa atin kung hihingin natin sa Kanya. Sabi sa Romans 6:23, sapagkat kamatayan ang kabayaran ng kasalanan, ngunit ang libreng kaloob ng Diyos ay buhay na walang hanggan sa pamamagitan ni Kristo Jesus na ating Panginoon. May mga taong hindi sigurado kung makakapasok sila sa langit. Ang dahilan na sinasabi nila ay dahil nakakagawa pa din daw sila ng kasalanan. Alam nyo,
Tama naman yun sa isang banda. Dahil kung may kasalanan tayo, ang bayad ay kamatayan ayon sa Romans 6.23. Kaya lang hindi sinabi dyan na pigilan mo yung sarili mo na magkasala at magkakaroon ka ng buhay na walang hanggan. Kung hindi, sa pamamagitan lamang ng Panginoong Hesus. Kaibigan, hindi darating ang panahon na hindi ka na magkakasala. Kaya ang provision na binigay ng Diyos ay ang pag-ako ng kasalanan natin sa krus. Binayaran niya ang kaparusahan ng ating mga kasalanan sa nakalipas, sa kasalukuyan, at sa magiging kasalanan mo sa hinaharap. Dapat tayo ang mamatay, pero siya ang namatay para sa atin. Ang solusyon ng Diyos ay ipadala niya ang kanyang bugtong na anak, ang Panginoong Hesus, upang bayaran ang kasalanan natin. At kung sino man ang mananampalataya sa kanya, ay hindi mapapahamak, kung hindi magkakaroon ng buhay na walang hanggan. Kung gusto mong matiyak ang kapatawaran ng lahat ng kasalanan mo at masigurado ang iyong kaligtasan, ay ipahayag mo ang pananampalataya mo sa Panginoong Hesus sa pamamagitan ng isang panalangin. Sabihin mo ito sa kanya kahit nasaan ka ngayon. Panginoong Hesus, inaamin ko na ako'y makasalanan, nananampalataya ako sa iyo at nananampalataya din ako sa pagbabayad na ginawa mo sa aking mga kasalanan. Salamat sa regalo mong buhay na walang hanggan. Binubuksan ko ang aking puso at tinatanggap kita bilang aking Panginoon at tagapagligtas. Manahan ka sa akin ngayon at manguna sa aking buhay. Patawarin mo po ako at tulungan magdepende sa iyong provision sa aking pangangailangan araw-araw. At hindi umasa sa aking sariling kakayahan. Sa tulong mo ay tatalikdan ko na ang aking mga kasalanan. Amen. Kung sumabay ka sa panalangin natin bilang pananampalataya at pagtanggap mo sa Panginoong Hesus, ay mag-iwan ka sa comment section ng salitang accept para makilala ka namin at masama sa aming panalangin para sa iyong paglagong espiritual. Kung na-bless ka naman sa message na ito, ay inaanyahan kitang mag-subscribe sa aking YouTube channel. Ang link ay makikita mo sa description. Ibahagi mo din ang mensahe na ito sa iba na mga nanghihina, nangangamba sa buhay at nasa kapighatian upang ma-encourage sila na lumapit sa Diyos na nagmamahal sa atin. Kung gusto mo namang mas makilala pa ang Diyos, ay sumama ka lang sa aming online Bible study. Type mo lang ang salitang join sa comment section at may magre-reply sa'yo para alamin ang araw at oras na mag-fit sa schedule mo. Kung meron ka namang katanungan o topic na gusto mong pag-usapan natin, ay mag-iwan ka lang ng mensahe sa amin at sisikapin namin sagutin ito. God bless!